Hi guys! Good evening! Welcome back again to Maricel Montimayor Channel. So ngayong gabi, isi-share ko lang sa inyo ang pabahay ng Lumina Homes. So marami kasing nagtatanong kung magkano yung mga nagastos namin sa pagpaparenovate ng bahay namin. Kala ay katawaan. Sumukay ka! Pasensya na po kayo guys ha. May nag-ano kasi sa akin, yung dambuhalang bata. So, ulitin ko guys. Ngayong gabi, isi-share ko sa inyo kung magkano yung mga nagastos namin sa pabahay ng Lumina Homes, kung ano yung mga materials needed. So, pagpasensyahan niyo na po kung yung background ko or yung ilaw, parang medyo malabo. Nandito kasi kami ngayon sa, ano guys, nasa baba ng bahay namin. Wala kami doon sa bahay ng Lumina Homes. So, medyo madilim yung ilaw. So, ganito yung reflect. So, okay. So, umpisahan na natin. Unang-una, guys, nag-apply yung husband ko sa Lumina Homes. Tapos, may reservation na 3,500. Then, after mo makomply lahat ng mga requirements, so, mag-start ka na ng 18 months na babayaran mo ang equity for 18 months, good for 18 months. So, yung equity namin is nasa 93,000 plus something, plus reservation na 3,500. So, ang equity guys, babayaran mo siya good for 18 months, so 1 year and 6 months. Okay? So, after mo mabayaran ng 18 months ang equity mo, susunod mo na naman na bayaran is yung monthly amortization. By the way, hindi pa na turnover ang bahay namin, pero nagbabayad na kami ng monthly amortization ng 1,800 pesos. Bakit po siya mura? Kasi na-approve kami ng Pag-IBIG. Ang Pag-IBIG kasi guys is 3%, then yung bank loan is 6%. So medyo malaki talaga ang bank loan, pero madali lang siya ma-approve, ma-turnover. Kasi banko siya guys, bank loan. Kung Pag-IBIG kasi siya guys, marami siyang mga etchos-etchos guys, kaya medyo mabagal talaga ang Pag-IBIG na i-release nila yung loan sa Lumina. Okay, so marami pa kasing i-CCI pa kayo guys. May mga papers na needed talaga, mga tax, kung may mga business ka. Depende guys kung ano yung status mo sa buhay mo ha. Kasi iba-iba yung mga requirements. Kung driver ka lang, iba yung requirements. Kung negosyante ka, iba din yung mga requirements. Plus, as long as masasubmit mo lahat, so, i-approve nila yan siya lahat, guys, yung mga requirements mo. Okay? So guys, so far, sa ngayon, hindi pa talaga na-turnover ang bahay namin. Actually, nag-apply na lang kami ng temporary move-in para makapag-stay kami doon at makapag-start ng aming renovation sa bahay. So, yun, approve ang aming temporarily move-in. Na-approve siya. So, nakapag-start na kami doon sa pagpaparenovate ng bahay. So, ito na siya, guys. Magkano ba yung mga nagastos namin? Sasagutin ko lang yung mga nagtatanong sa akin doon sa mga videos ko. Marami kasi mga nagtatanong, halos mga OFW. Bakit po ba halos mga OFW mga nagtatanong sa akin? Kasi po, napakamura lang po ng bahay. Very affordable lang po talaga para sa kanila. Okay? So, yung nagastos namin sa pabahay namin, sa renovation namin is almost nasa 100,000 plus. Hindi pa siya included yung mga gamit guys ha. Kasi medyo may kamahalan talaga guys. Kung may mga kakilala kayo or kapatid kayo. So kung may mga kakilala kayo guys or mga kapamilya ninyo na karpintero, much better guys kasi mura na lang ang babayaran nyo sa labor nila. Kasi kung wala kayong kakilala na karpintero, medyo may kamahalan talaga. Bale, yung materials mo na nabili, 40% yung kukunin nila na labor. So, yun yung siya guys. Okay, so, nakapackage kami for extensions. Before kayo magpa-extend, pupunta muna kayo doon sa office ng Lumina. Tapos,
mag-a-apply kayo ng renovation for extensions and fence. Then magbabayad kayo ng bond ng 9,000 pesos. Yung bond po siya guys, makukuha nyo siya after ng pagpaparenovate nyo. So mag-request na lang kayo ng refund. So, pero hindi siya total 9,000 talaga makukuha nyo ha, kasi may ililess sila doon yung mga fee na hindi siya pwede na ma-refund. So, just in case kasi yung bond, kung makasira kayo sa kapitbahay nyo, sa mga wall nila or sa likod, hindi nila i-refund yung pera nyo, babayaran nyo yung mga na-damage nyo sa ano nyo guys, sa kapitbahay. Okay, so unang-una po na nagawa namin is nakapackage po kami sa extension ng bakura namin, backyard, tapos front yard, tapos tapos guys, yung tiles, ang tiles doon sa kitchen at saka sa loob, sa floor area, tapos sa front area. So kasali na doon yung labor. Ang labor kasi namin guys is nasa 35,000 plus or more than 40,000. Hindi pa included yung room guys, two rooms. Nahuli ang two rooms kasi naubusan kami ng budget. So medyo ano talaga guys, medyo natagalan yung pagtapos ng bahay namin because of budget. So kung may budget lang kayo or kung wala kayong budget, unti-untiin nyo lang siya guys. The same sa amin, unti-unti namin siya pinagawa yung bahay namin. Okay, so ulitin ko ha, extension ng backyard, kitchen, yung lababo, yung laundry, yung floor area, then yung front yard, yun yung siya nabayaran namin na labor is 35,000 or more than 40,000 plus. 45% ng mga materials nyo. Na medyo namahalan kami sa ano guys, sa tiles ng floor area. Gusto ko kasi yung solid na tiles guys. Nasa 198 pesos. So ang kailangan na tiles sa ano, sa kitchen at saka sa floor area namin is nasa 60 pieces. So yung 60 pieces guys, 60 by 60 na tiles yun siya na measurement. Okay? So 60 pieces yung nabili namin. So, ita-times nyo lang siya, 60 times 198 pesos. So, yan yung total para sa half floor ng kitchen namin at saka sa whole floor area namin. Okay? Tapos, bumili din kami ng ibang style ng tiles para doon sa half floor ng laundry namin, then doon sa front yard ng floor namin. The same kasi ng style ang tiles namin doon sa laundry at saka sa front yard namin. Okay, so 37 pieces ang nabili namin. Tapos, for sink or sa lababo, sa kitchen namin guys, sa lababo, bali, ang nabili namin na tiles is nasa 15 pieces. So, amounted per piece is 86 pesos guys. So, i-times nyo lang siya kung magkano. So, 86, bali 50 by 50 yun siya ang measurement sa tiles ng kitchen. Okay, so 86 times 15 pieces. Okay, so yun siya. Okay, so bumili din kami ng crush sand, fine sand, hollow blocks. Ang hollow blocks is nasa 500 pieces or 450 pieces. Then, depende sa inyo. Okay, so depende sa inyo ha kung ano yung ipapagawa nyo. Naparami kami sa crush sand guys kasi ang bala kasi namin sana is buhos yung extension namin. Pero sabi kasi ng carpenter namin is, yung panday namin is, wag na lang daw siya ibuhusan kasi wala naman din daw kaming balak na magpa-extend sa second floor. So ang ginawa niya is kinonect niya, kaya sumubra yung side by side, kinonect niya. Kaya sumubra yung ano guys, yung crush sand namin at saka fine sand. Okay, so ang fine sand kasi is ginagamit siya for finishing sa extensions. Okay, so makikita nyo yung mga resibo na inattach ko doon sa video ko sa part 18. Nandun po siya guys, pwede kayo kukuha ng mga base doon.
kung ano yung mga materials needed na kailangan sa renovation nyo sa inyong bahay. Okay? So, after na na-finish na yung ano, yung extensions and fence, so guys, heto ha, another gastos na naman. Sa room namin siya, guys. So, ang room namin siya, guys, iba yung labor. Iba, hindi siya kasali doon sa extensions. Okay, so, dalawang room, medyo malaki yung master room sa amin, ng husband ko. Konti lang difference guys, na sa mga half meters yata guys, yung diferensya ng laki, ng haba ng kwarto namin ng anak ko. So, ang labor, bali yung binili na, hindi siya naka-tiles, bali naka, yung ginamit namin is, yung metal stud at saka ano ba tawag din siya? Metal stud. Bali nabili namin is hardy flex na sa 12 pieces at saka metal stud na sa 12 pieces. Okay? So ang hardy flex na sa 300, magkano yun siya? Basta guys, sorry ha, nakalimutan ko yung price. I-base nyo lang doon sa video ko sa part 18, andun yung mga prices guys. Basta yung materials na kailangan is yung metal stud para sa room at saka sa hardy flex. Okay, so kailangan nyo din bumili ng volt. Volt ba yun siya? Yung i-connect mo lahat ng mga ano guys sa metal. Okay, so labor namin doon, 6,000 pesos. Dapat 6,500 yun siya sa Panday ka. So humingi kami ng tawad na so binawasan niya ng 500 pesos, so naging 6,000 pesos na siya. So total all, total, so bali ang total guys, included na yung materials sa rooms is nasa 11,000 plus. Yes. Okay, so dapat talaga guys, may kakilala kayo or kapatid kayo or cousins na carpenter para mas makamura kayo sa gastos ng labor. Okay, so kami kasi guys is walang kakilala, so that's why napamahal kami sa labor ng Panday. Mas mahal pa sila kaysa sa materials. Okay, so next is sa pintura. Okay, so ang nagastos namin doon sa pintura ng aming bahay, from ano lang, yung sa sala lang siya at saka sa room. Walang pintura pala sa room guys, sa bali doon lang sa sala. Ang sa kitchen namin wala pang pintura. So ang gastos namin sa labor guys is, una is 1,500 pesos. Okay? So medyo ano siya, medyo mura lang siya. Nabili namin, bali mas mahal yung ano pintura. Nabili namin siya sa City Hardware. Ang pintura, dalawang 1.5 gallons na pintura. Ang kulay ng pintura is ano guys, ocean blue. So mas maganda talaga kung yung pipiliin nyo na pintura guys is hindi siya dim, dapat maliwanag para tingnan ang bahay nyo is malawak siya tingnan, hindi siya maliit. Kasi kung dim kasi guys, nagpapaliit yan siya ng ano ng bahay nyo. So dapat maliwanag na kulay. Maliwanag pa sa ilaw guys. Wait lang guys ha. Okay, so next guys is electrical. Okay? So ang electrical guys, depende na yan sa electrician nyo kung magkano yung labor nila. Ang gastos namin for electrical guys is 1,500 pesos. Yan yung labor. Tapos nakabili kami ng materials almost 2,000 pesos. So nasa 3,500 pesos din siya guys yung sa electrical. Okay, so heto siya guys, another malaking gasto na naman. So sa ngayon kasi is hindi pa siya namin nagawa kasi nag-ano pa kami ng pera. Wala pa kaming budget. So ang extension nyo for fence and gate,
kesa mi doon sa front yard nyo. Nagpa-coasting kami guys sa front yard extension, sa fence at saka sa kesame. So, ang coasting is nasa 25 pesos. Bali, ang materials sa kesame guys is ano siya, square bar. Maganda tingnan ang square bars guys kaysa si Farlin. Okay? Kung gusto niyo siya neat tingnan at pwede na siya, hindi siya lagyan ng selling. So, ang ilagay, ang bibilihin niyo na materials is square bars na black color. Okay? Tapos yung kesame, yung ano ba yun? Takip or atop, yung atop guys. dapat naka polycarbonate. Dapat guys, naka polycarbonate siya yung ano, yung kesame niyo. Ano ba tawag? Kesame or yung sin? Dapat polycarbonated siya. Okay, yan yung standard na dapat nyo ilagay doon sa ano, sa taas. Okay, so yung gate, may standard gate din tayo. So dapat yung dapat talaga na measurement, yun lang talaga ang ifa-follow nyo. Kasi once na yung approval ng Lumina, hindi nyo sinunod, pinahaba nyo yung fence nyo, hindi talaga hindi talaga ma-refund yung ano guys, yung band nyo. Okay? So, nasa 25 pesos yung extensions, estimated extensions ng fence at saka kesame. Okay? So, ano pa ba? Okay, so yung mga yung CR nga pala guys, sabi ni Summer, pwede ba daw ilipat sa likod ng bahay sa extensions ang CR? Kasi ang CR is nasa loob ng bahay. So kung magpapa-extend kayo, so pwede nyo gawin doon, pwede kayo maglagay ng CR, pwede siya ilipat ang CR. Then pwede nyo mag-extend ng room or pwede nyo kitchen only para mas malaki. Sa amin kasi guys is half siya, half kitchen then half laundry. Pangit kasi tingnan guys pag ang yung laundry area mo is nasa harap ng bahay nyo. Masikip din pag nasa harap ng bahay nyo. So mas maganda hatiin mo na lang siya, kitchen at saka laundry area. Okay? Tapos yung laundry area namin guys, nakikita nyo is nakalagay lang doon is shower curtain. Temporary lang yun siya. Kasi ang ilalagay talaga doon is sliding door. So far guys, wala pa din kaming budget. Always walang budget. Unti-untiin talaga guys. Kasi kung diretsahang renovation talaga yan lahat guys. Kung gusto mo automatic finish na, mahal talaga. Mahal na mahal. So, ngayon, wala pang sliding door. Eh, mas maganda kung may sliding door na. Napaka attractive tingnan. Okay? So, nakikita nyo yung kitchen namin na may space sa left at may space sa right. So, ang left side guys is doon nyo ilagay yung refrigerator. Then, sa right side, doon nyo siya ilagay yung gas range. Otak. Gas range guys, doon nyo siya ilagay. Okay? Depende na sa inyo kung ano yung style na gagawin nyo sa kitchen nyo. Bali, ang lababo kasi namin is transfer namin sa harap. Okay? Para malaki ang space doon sa likod ng CR namin. Okay? So, kung gusto nyo, may tip ako. Kung gusto nyo mas makamura kayo sa style sa loob ng room nyo or sa CR, bili na lang kayo ng ano guys, ng waterproof na wallpaper, adhesive wallpaper. Kunti lang ang gasto guys, maganda siya tingnan, tapos quality din yung waterproof adhesive wallpaper. Okay, kung gusto nyo lang talaga makamura. Tapos doon sa likod, sa taas ng lababo namin, lagyan namin ng
lagyan namin ng cabinet. Cabinet, tapos sa baba ng lababo, lagyan din namin ng cabinet. Nagtatanong, nagpa-costing kami sa Panday, mahal yung bayad. Nasa mga almost 11,000 pesos. Cabinet sa taas ng lababo, cabinet sa baba. Okay, naka-letter L yung nasa taas na cabinet. So far, hindi pa rin nagawa kasi wala pang budget. Okay, so hinay-hinay lang kami guys para hindi kami mapandol. So, ano pa siya guys? Okay, so babasahin ko lang yung mga tanong dito ha. Kasi nasabi ko naman sa inyo kung yung mga renovation na ganap sa amin. So nasabi ko na. So ang una is, kailan na turn over ang bahay namin? So actually, hindi pa siya na turn over. Temporarily move-in pa lang kami. Okay? So number two, Darlene. Shout out kay Darlene. Magkano nagastos pati labor? So nasa almost 100,000 plus. Hindi pa kasali yung mga kagamitan na nasa loob ng bahay namin. So next, Marvy. Ilang days natapos lahat? So sa amin is nasa 1 month mahigit, guys. Kasi hindi siya diretso-diretso ang pagpagawa ng ang pagpaparenovate ng bahay namin. Putol-putol siya dahil sa budget. Pero kung may mga budget naman kayo, 1 week or 2 weeks, kaya yan siya guys. Promise, basta may budget lang kayo. Okay, so ang CR, pwede ba ilipat sa likod? So pwede, mag-ano lang kayo ng plan, magpasa lang kayo doon sa Lumina for approval. Pwede nyo siya ilipat doon sa likod, sa extensions nyo sa backyard, para mas maluwag yung sala nyo. Okay, so yung extensions, pwede ba gawing room? Pwedeng-pwedeng siya, guys. Lalo na sa, ano, sa enlot, extension sa likod, extension sa gilid. So, ang extension sa gilid, pwede nyo siya gawing room or tindahan. Depende na yun sa inyo. Pwede nyo rin siya gawing parking space. Okay? So, ilang days po ba ma-approve ang plan? So sa amin guys is nakumpleto kasi namin lahat yung ano yung requirements, so na-approve siya 3 days lang siya approve na. Okay, pwede ba i-upgrade yung second floor after nyo mabayaran lahat, totally fully paid talaga yung bahay nyo, pwede kayong maka-request na magpa-extend for second floor. Okay, so dapat kung magpa-extensions kayo for backyard guys, dapat nakabuhos talaga yung poste, hindi yung connect lang. So kasya ba by April, kasya ba ang double ng bunk bed? Kasya guys, yeah. Kasya po siya, yes. So pwede ba gibain ang CR, lipat silikod? Pwede, yeah. Pwede po ba gawing kwarto ng excess space? Pwede, yeah. May additional po ba kayong binayaran upon turnover? Wala, yeah. Po siya guys, wala kaming nabayaran for additional. So, maririnig ba natin ang kapitbahay? Yes, maririnig talaga guys, lalo na't ikaw pa lang doon, maririnig talaga. Napaka, hindi siya maingay kung ikaw lang muna doon. So, marinig mo talaga yung mga boses ng mga kapitbahay nyo, kahit nasa malayo, kahit nag-watch lang sila ng TV. Parang umi-echo yung ano guys, yung boses nila. Kung naka-concrete yung room nyo, hindi nyo maririnig ang boses sa labas. Sa amin kasi guys, rinig namin kasi naka hardy flex. Yes, hardy flex. Kaya rinig na rinig namin. Tapos, magkano ang total loan ng aming bahay? Nasa 450,000 kung ika-cash nyo ha. Pero kung ilo-loan nyo sa Pag-ibig, for Pag-ibig siya guys, nasa 750,000 plus. So malaki talaga ang diferensya. Pero kung may pera talaga kayo is ano siya, i-cash nyo na lang siya, 450,000. Tama? Tama, mali. Okay, so
Guys, kung may mga katanungan pa kayo, kung may mga hindi pa ako na hindi kung may mga tanong pa kayo na hindi ko pa nasasagot, just leave me a message, guys. Always ako nag-update, always ako nagre-reply sa inyo. Okay, so yun lang. By the way, kung gusto niyo talaga makamura, doon kayo bili sa City Hardware. Na makamura sa mga tiles, tapos may discount pa, guys. Okay? So wala na akong masabi, guys. Siya na lang ang ano ko. Hali. Talk. Okay, so see you. Bye-bye.